araw po at mapagpalang oras sa inyong lahat. At ngayon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa 2 Corinto 5 verse 7. 2 Corinto 5 verse 7. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. So dapat din po, tayo ay mamuhay ayon sa pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na ating nakikita. Huwag po nating pagbasehan o pagbatayan ng ating pamumuhay ang mga bagay na ating nakikita. Mamuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos dahil yun po ang nais ng ating Diyos na may likha. Huwag po natin gawing batayan ang mga bagay na ating nakikita sa ating pamumuhay. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 4 verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. So dapat, sabi nga po dito sa first sentence ng 2 Corinthians 4 verse 18, na nakapako ang kanilang mga paningin sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. So dapat, gayahin po natin sila. Na dapat mag-focus po tayo sa mga bagay na di natin nakikita kaysa sa mga bagay na ating nakikita. So itutuloy ko po yung verse 18. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So, ang mga bagay na ating nakikita ay temporary. Ngunit ang mga bagay na hindi natin nakikita ay eternal. Tulad na lamang po ng damit, ito ay kumukupas. Ang mga bulaklak, ito ay nalalanta. Ang kayamanan ay nauubos. Ang kasikatan ay kumukupas. Ang ganda ay nawawala. Ngunit, ang mga pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, ay di nagbabago at di nawawala. Katulad nga po ng hangin. Ito po ay hindi natin nakikita. Ngunit, nararamdaman natin. At tulad din po ng pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay hindi po natin nakikita, ngunit nararamdaman po natin ang Kanyang pag-ibig. At tayo po ay naniniwala sa Kanya. So dapat dun po natin ituon ang ating pansin sa mga bagay na di natin nakikita. Kasi yun ay eternal. Ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan ay eternal. Hindi po yun nawawala, hindi po yun naglalaw, hindi po yun nagbabago. Sabi nga din po sa John 20 verse 24 to 29. John 20 verse 24 to 29. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating sa Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." So dito po sa John 20 verse 24 to 29, ipinahayag po dito ang hindi magandang ugali ni Tomas. Dapat ay hindi po natin siya gayahin sapagkat ipinakita po niya dito ang ugaling to see is to believe. Hindi po siya naniniwala hanggat di niya nakikita. Tsaka lang po siya naniwala
Nung nailapit na po niya at nakita na po niya ang mga kamay ni Jesus at naipasok na po niya ang kanyang mga kamay sa tagiliran ni Jesus. Sabi dito ni Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sumapapalad ang mga tao na naniniwala kahit hindi natin nakikita si Jesus. So dapat tayo po ay maniwala kahit hindi natin nakikita si Jesus ang ating Diyos. Tayo ay dapat maniwala kahit hindi natin ito nakikita sapagkat kagaya nga po ng sabi ko kanina, ang mga bagay na hindi natin nakikita ay eternal, hindi naglalaho, hindi nawawala, hindi nababago. So tulad po ng ating pananalig sa Diyos, kailangan tayo po ay maniwala kaya manalig kahit hindi po natin nakikita. Dahil alam natin na tayo ay laging binabantayan ng ating Panginoon. Siya ay laging nariyan para sa atin. So hanggang dito po muna ang video ito. Pero bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, may mayaon nga Diyos. Maraming salamat po, Papa Jesus, sa panibagong chance na yung pinagkalob sa amin upang kami po muli ay matuto ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa buhay na iyong pinagkakalob sa amin. Salamat po sa iyong proteksyon, sa mga biyayang iyong pinagkakalob sa amin. Salamat po sa karunungan na meron ang bawat isa sa amin. Tuwing sa mga pamilya na iyong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa pang-araw-araw namin na pangangailangan na iyong tinutugunan. Salamat po sa lahat-lahat. Patuloy po namin hinihiling sa iyo na bigyan mo po ng proteksyon ang bawat isa sa amin. Ilayo mo po kami sa masasama at buhat ng kaaway. Bigyan mo po ng kumpletong kagalingan ang mga sakit na meron ang bawat isa sa amin. Jesus name. Bigyan mo rin po kami ng karagdagang lakas ng loob at ng pag-asa upang malagpasan po namin ang mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Bigyan mo po kami ng busilak at malinis na puso at isipan. Ikaw na po, Papa Jesus, ang bahala sa amin at naway tayong plano mo lamang pang masunod at hindi ang plano ng mga kaaway at ng kung sino pa man po. Ang lahat po ay dinudulog namin sa tanging alam mo lamang. In Jesus' name, we pray, amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyong panonood at maniwala lamang po tayo sa ating Diyos na may likha.